Habang nasa biyahe kami, bigla na lang nag-lock ang preno ng sasakyan. Apat po kami noon sakay sa sasakyan ng lokal. Nung mag-lock ang preno, biglang kumabig ang sasakyan pa kanan. Mahuhulog kami sa palayan. Kinabig ko pabalik. Nung pagkabig ko pa kaliwa, diretso naman kami sa Sintira Island. Tumigaw yung kasama ko sa harap, katabi ko. Panginoon ko! Panginoon ko! Lumaki po kaming relihiyoso, ang aming pamilya po. Lumaki kasi ako sa lola ko dahil maagang pinagpahinga ang aking magulang. Ang lola ko, masyadong relihiyoso yon. Tuwing alas 6, natawag kami. Kasama kami doon sa pagdadasal. Lumaki ako na nalulong sa iba-ibang mga bisyo, nakasama sa barkada, sa iba't ibang mga kaguluhan. Lumilipas ang panahon, nakakaramdam ako ng panghihimagod sa aking sarili. May hinahanap ako na hindi ko masumpungan. Pagdating ko ng bahay galing sa trabaho, nabungaran ko si Brad Ely. Sinabi sa akin ng aking may bahay, "Ah, si Bro Ely, oh." Naipla sa TV yung mga talata sa Biblia. Ang binabasa niya yung unang Pedro 4:3, hindi ko malimutan. Kasuklam-suklam pala sa Diyos ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon ako ng pagnanasa na gustong umanib sa dating daan. Dahil nakikinig na ako kay Brad Ely noon eh. Simula nung mabasa niya yung unang Pedro 4:3. Hindi lang ako umanib agad dahil sa pangamba ko. Mas lalo ako mapapahamak dahil hindi ko maiiwasan ang sigarilyo, alak, iba't ibang mga bisyo. Hindi ko maalis sa sarili ko. Minsan isang gabi, hindi ako makatiis na. Bago kami matulog, nanalangin ako sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto ko na pong magbalik loob sa iyo at maglingkod sa iyo. Kasama ng aking sambahayan. Kinaumagahan, pumunta ako ng Quiapo dahil alam ko, naririnig ko na may lokal ng Quiapo. Ang dating daan. Hinanap ko ang lokal. Hindi pa ako nakalayo ng paglakad, nakita ko na kaagad ang karatula ng dating daan. Pagsimula ng doktrina, sa awitan pa lang, hindi ko mapigilan ang luha ko. Tumatago sa buong katawan ko yung salita ng Diyos sa pag-awit. Gabi-gabi yun sa tuwing sesyon ng doktrina. Awa ng Diyos, natapos ang doktrina, nag-schedule ng bautismo. Habang nasa biyahe kami sa bautismo, tuloy-tuloy ang iyak ko, papuntang Apalit. Hanggang sa ilubog ako, walang tigil ang iyak. Hanggang sa matapos ang bautismo, ang unang tungkulin ko sa iglesia ay LKD, Lingap Kapatid Department. Nakita ako ang departamentong ito sa aking paglilingkod, ang pagmamahalan ng kapatiran. Kahit hindi kaanib, tinutulungan, binibigyan ng pabor sa lahat ng pangangailangan. Napakalawak ang scope. Naranasan ko ang maraming pagliligtas ng Diyos. Sa aking paglilingkod, mayroong isang pangyayari noon. Pagkatapos ng tatlong araw ng pasalamat, habang nasa biyahe kami, bigla na lang nag-lock ang preno ng sasakyan. Ang takbo ko naman, nasa 60 km per hour lang. Di masyadong mabilis dahil mabigat ang karga namin. Ang karga namin, puro tubo, mga bakal, mga kahoy, mga kawayan. Apat po kami noon sakay sa sasakyan ng lokal. Nung mag-lock ang preno, biglang kumabig ang sasakyan pa kanan. Mahuhulog kami sa palayan. Kinabig ko pabalik. Nung pagkabig ko pa kaliwa, diretso naman kami sa Sintira Island. Tumigaw yung kasama ko sa harap, katabi ko. Panginoon ko! Panginoon ko! Tumigaw niya ng ganun. Biglang huminto yung sasakyan. Nakita ko ang pagliligtas ng Diyos. Ang nasabi ko agad, salamat po, Panginoon. Nakita ko ulit ang pagliligtas ng Diyos. Itong bago lang sa panahon ng pandemya. Yung isang kapatid, nangupahan sa isang bahay na walang kasama. Nagkaroon ng sintomas. Naalarma ang GC ng mga group servants dahil nag-chat yung aming destinong manggagawa na nahihirapan siya huminga. Tinakbo kagad namin doon sa bahay nila. Dala namin oxygen, may dala kaming nebulizer at mga iba pang mga gamot. Nung malaman ko ang kalagayan ng kapatid, naisip ko wala siyang kasama sa bahay. Walang makakatulong sa kanya. Nung oras na yon, dumaing na ako sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami. Pagalingin mo po ang kapatid ko. Wala po siyang kasama sa bahay.
Di ko siya pwedeng pabayaan dahil kapatid ko po siya. Ingatan mo po kami, Ama. Sasamahan ko siya dito para mapaglingkuran hanggang sa pagaling niya po. Awa tulong. Minomitor ko siya pagkatapos ng swab test, antigen test. Lumabas kagad ang result, positive ang kapatid. Nanalangin ako ulit sa Panginoon. Awa tulong po ng Diyos. Natapos ang quarantine period. Hindi po ako nahawaan. Iningatan ng Diyos pati ang aking sambahan. Sa ngayon po, awa tulong ng Diyos na aking mga anak at ang aking may bahay. Ang aking mga anak naging aktibo sa KNC, nagkaroon ng mga tungkulin sa KKTiki. Ang aking may bahay naman ay may tungkulin din bilang mga aawit sa lokal at gayon din bilang taga-bilang. Ako sa kasalukuyan ay naging diakono ng Sunwan ng West District Metro Manila. Awa tulong po ng Diyos. Ako po si Brad Bernard Ampong at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat sa Diyos.